pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Rowena Garma. Klaklaruhin po natin kung bakit pinapatay ni Colonel Garma si Attorney Wesley Barayuga. E ano naman ang sinabi ni Colonel Leonardo sa iyo, magkanong ibabayad doon sa hitman na si Luloy? 300,000 daw po galing kay Ma'am Garma. And ngayon po, klarong-klaro po na ang mastermind ng pagpatay kay Colonel at kay General Barayuga walang iba po kung hindi si Colonel Garma in cooperation, in cahoots with Colonel Leonardo. So you will agree with me if I would say si Colonel Leonardo malakas sa former president? Yes po. Kung anong sabihin ni Colonel Leonardo, papaniwalaan ng former president? Maari po. At kung anong hilingin ni Colonel Leonardo, susundin ng former president? Maari din po. Let's go to Colonel Garma. Naniniwala ka din na si Colonel Garma malakas sa former president? Yes po. At kung anong sasabihin ni Colonel Garma, paniniwalaan ang former president? Yes. At kung anong hihilingin ni Colonel Garma sa former president, susundin din ng former president. Tama ba? Maaari din po. Ano ang tunay niyong pangalan, Colonel Mendoza? Ako full po, name? Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Fuentes Mendoza po. Nasa active duty ka pa ba ngayon? Opo, Your Honor. Saan ka naka-assign ngayon, Colonel Mendoza? Ako po'y naka-assign sa Philippine National Police Drug Enforcement Group sa headquarters po. Ilang taon na po kayo sa serbisyo, Colonel Mendoza? Ilang taon na po kayo sa serbisyo? 22 years po, Your Honor. Matagal na rin. Anyway, I'll go direct to the point, Mr. Chair. Meron po kayong sinumite dito sa komitiba na sinumpa ang salaysay na tatlong pahina po, Colonel Mendoza, o apat pala na pahina. Papakita ko po itong lagda. Ito po ba ay lagda ninyo sa sinumpa ang salaysay? Opo, Your Honor. Itong sinumpa ang salaysay mo, Colonel Mendoza, pinatututuhanan mo ba ang lahat ng nakasama dito? Opo, Your Honor. Wala namang nagudyok sa'yo, pumilit sa'yo na magbigay ng sinumpaang salaysay sa komitibang ito? Mr. Chairman? Wala po, Your Honor. Mr. Chairman, kayo po 1 minute suspension. Ako muna, Chairman. Wala eh. One minute suspension. Session is resumed. Go ahead, Congressman Pimentel. Anyway, babalikan ko po yung sinabi ko kanina na may sinumpinding salaysay si Colonel Mendoza at pinapatunayan niya na sa kanyang lagda ito. Lahat ng sinasabi niya dito sa affidavit na ito ay po pawang katotohanan. Colonel Mendoza, gusto mo bang basahin o gusto mong isa-isahin natin itong affidavit mo? Your Honor, pwede po bang makahiling ng opening statement po? Mr. Chair, the resource person wants to issue a statement. Bago po, please proceed, Colonel Mendoza. Maraming salamat po, Mr. Chair.
sa mga kagalang-galang na mga mambabatas at miyembro nitong respetadong committee, sa ibang mga bisita at mga kapatestigo, isang magandang at mapagpalayang araw sa ating lahat. Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Opo. Isang PNP member at kasalukuyang assigned sa PNP Drug Enforcement Group. Una sa lahat, nais kong pasalamat mga miyembro ng committee ito at ako'y pinagbigyan ng pagkakataon para mabigyang linaw ang mga issue at insidente kung saan lumabas ang aking pangalan kasama ang dating matataas na opisyal ng PNP. Nais kong ilahad sa committee ito ang katotohanan at mga detalye patungkol sa naturang operasyon para malinis ang pangalan ng mga taong gustong idawit ng mga taong totoong may gagawin. Ako po ay isang alagad ng batas. Matapat kong ginampanan ang aking tungkulin na walang pag-alinlangan at handang isakripisyo ang aking buhay para lang gampanan ang tungkuling iaata sa akin ng mga nakakataas sa akin. Nais ko pong ipaalam sa committee ito na may mga lumapit na po sa akin na mga mataas na opisyal at may impluwensyang tao at ipilit akong nalalagda sa ng isang preparadong sinumpaang salaysay para idiin at idawit ang mga dating opisyal ng PNP at para mailayo ang isyo sa mga totoong tao na nag-utos sa akin para gawin ang masabi ko na ngayon at mali at mapanlinlang na kautusan. Ako po ngayon ay voluntaryong magbibigay ng aking nalalaman at ilalahad ang aking naging partisipasyon sa isang pangyayari sa aking pagkakalam ay bahagi ng tungkulin bilang isang tagasugpo ng salot ng ating lipunan, ang illegal na droga. Ngunit ako po ay nalinlang at napaniwala ang ibinigay na tasking sa akin ay makakatulong laban sa droga. Subalit ito pala ay ginamit sa kasangkapan para sa pansariling interes at masamang layunin. Ang paghahayag kong ito ay maglalagay sa panganib hindi lamang sa aking buhay, kundi kasama din ng aking pamilya. Subalit ako ay may tungkulin na iwasto ang aking naging pagkukulang dahil ako ay nalinlang. Kaya't panindigan at haharapin ko kung anuman ang kahantungan ng aking paglalahad ng katotohanan kahit ito ay maging katumbas ng aking buhay. Sana po sa aking paglabas at pagsabi ng totoo ay maibsan ang hinagpis at mabigyan ng hustisya si Attorney Wesley Barayuga at linisin ang pangalan ng mga taong idinawit lamang dito at panagutin ng tunay na may kasalanan. Sa panguli, taos-puso po akong humingi ng patawad sa mga taong naapektuhan ng pangyayaring ito, lalo na po sa pamilya Barayuga na naulila dahil sa maling gawa at panlilinlang ng taong may kinalaman nito. Mr. Chair, may I read my affidavit? Go ahead. Sige, sige lang. Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, na sa tamang edad, isang Pilipino, nagtatrabaho
po sa Drug Enforcement Group Headquarters, Cap Brigadier General Rafael T. Crami, Quezon City. Matapos manumpa alinsunod sa batas ay nagsasaad ng mga sumusunod. Ako ay aktibong miyembro ng Philippine National Police na may ranggong Police Lieutenant Colonel. Ako ay kasalukuyang naka-assign sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters. Noong 2019, ako ay isang police major at naka-assign sa Philippine National Police National Headquarters for the Deputy Chief PNP Administration. Noong October 2019, nakatanggap ako ng tawag mula kay Police Colonel Edilberto Leonardo na nagbababatid sa akin na mayroon siyang espesyal na proyekto na may kinalaman sa isang high-value individual sangkot sa mga illegal na aktibidad ng droga. Humiling Colonel Leonardo ng aking tulong sa pagsasagawa ng operasyong ito noong panahong iyon. Nagkatubili ako at sinabi sa kanya na kailangan ko munang pag-isipan bago ko tanggapin ang trabahong iyon. Sa kabila ng aking palinlangan, iginiit ni Police Colonel Leonardo na kailangan kong maging handa kapag ibinigay na niya ang go signal kaugnay ng nasabing operasyon. Sinabi pa niya na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang pulis. Noong Pebrero 2020, muling nag-follow up si Police Colonel Leonardo at nagbigay ng karagdagang detalye bilang ang kabilang ang pangalan ng target na kanyang tinutukoy bilang isang Quisley Barayuga na nalaman ko siya ay kalihit ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong panahong iyon. Binigyan din niya ako ng sinopsis na naglalarawan sa umanoy pagkakasangkot nito sa illegal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong beripikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma. Colonel Ruyena Garma na may personal na kaalaman tungkol sa mga illegal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan na tanggapin ang utos na ito, sa kadahilanan ng isang opisyal ng gobyerno ang aming target, ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod dahil ang utos ay mula sa nakakataas na opisyal at upperclassman ko na si Colonel Leonardo at ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete ni Ma'am Ruyena Garma. Sa personal na aspect, nag-alala ako ano ang maaaring mangyari sa aking karera bilang isang pulis at higit sa lahat sa aking buhay, pamilya, kung tatanggapin ko at tatanggi ako, usundin ang utos. Matapos tanggapin ang assignment, pinasimulan ko ang paghahanda para sa proyekto kabilang ang pag-recruit ng isang angkop na tao para isagawa. Kinausap ko si Nelson Mariano na kilala kong may network na isang ganitong klaseng operasyon dahil siya ang aking dating informant sa mga personalidad ng droga at binigyan ko siya ng paunang detalye ng proyekto. Gayunpaman, bago maisakatuparan ang anumang aksyon, dumating ang COVID-19 pandemic na nagresulta ng pagpapatupad ng mahigpit na lockdown sa National Capital Region na nagpahirap upang maipagpatuloy ang operasyon noong panahong iyon. Sarado ang mga tanggapan ng gobyerno at limitado ang galaw ng mga tao, kaya mahirap
masubaybayan o masundan ang target. Matapos lumuwag ang mga lockdown measures at restriction, muling nakipag-ugnayan sa akin si Colonel Leonardo noong Hunyo 2020 at binigyan din ang kahalagahan ng proyekto, lalo na't matagal na ang lumipas mula sa kanyang paunang utos. Sa kanyang panghihikayat, sumang-ayon ako na muling kausapin si Nelson Mariano upang alamin na siya ng taong angkop sa itinakdang gawain. Nakumbinsi ko si Nelson Mariano na lumahok sa operasyon base sa intelligence report na tinanggap namin mula kay Police Colonel Leonardo, na siya namang nakuha niya mula kay Ma'am Garma. Nagsasaad na si Wesley Barayuga ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga. Sinabi rin ni Police Colonel Leonardo na may isang taong nagngangalang Tox ang makikipag-ugnayan sa akin at magbibigay ng karagdagang impormasyon call sa target. Ang nasabing Tox ayon kay Police Colonel Leonardo ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Tox, sinabi ko sa kanya mag-coordinate siya sa aking middleman na si Nelson Mariano na siyang magbibigay ng impormasyon sa designated hitman. Sinabi ni Nelson Mariano sa akin na nakahanap na siya ng hitman at nagngangalang Luloy. Sinabi niya na maasahan si Luloy at kayang tapuin ang ibinigay na gawain. Sinabi ko kay Nelson na magkipag-ugnayan siya sa kanya, si Tox, na magbibigay ng detalye tungkol sa target. Pinayuhan ko siya na mag-ingat at magkita na lang kami muli pagkatapos ng proyekto upang ibigay ang bayad na manggagaling kay Police Colonel Leonardo. Noong Hulyo at 30, 2020, muling tumawag si Colonel Leonardo at ipinalam sa akin na ang target na si Wesley Barayuga ay nasa PCSO at maari na naming isagawa ang operasyon. Ipinadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sabi niya na maari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Matapos na matagumpay na naisagawa ang operasyon, ipinaalam sa akin ni Police Colonel Leonardo na si Ma'am Garma ay nagbigay ng 300,000 bilang kabayaran para sa aming trabaho. At ito ay iaabot ni Tox sa aking middleman na si Nelson Mariano. At nang magkita kami ni Nelson, inabot niya sa akin ng halagang 4,000 bilang aking bahagi sa kabayaran. Isiginagawa ko ang salaysay na ito upang patunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Rowena Garma. Bukod dito, ginawa ko ang pahayag na ito ng kusa. Walang anumang pamimilit, panggigipit o anumang uri ng kabayaran sa lapiman o kahit anuman at para sa anumang legal na linin na maaari nitong paggamitan. Bilang papatotoo, aking nilagdaan ang salaysay na ito noong September 25, 2024 sa lungsod ng Quezon. Go ahead. Mr. Chair, can I proceed with my interpellation? Go ahead.
Colonel Santi, ito ba yung sasalaysay mo? Ito ba yung sasalaysay mo? Nakita natin sa video. Opo, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, yung nakita po ninyong may video ngayon, lalo na doon sa mga nandito, yung po ay pangyayari noong July 30, 2020, kung saan pinaslang si Attorney Wesley Barayuga. Mamaya, ikikwento ko po sa inyo or establish po natin, pero base sa salaysay niya, para masigurado natin sino ang nagpapatay, binanggit na kanina ni Colonel Mendoza, at ang pinaka-importante sa lahat, klaklaruhin po natin kung bakit pinapatay ni Colonel Garma si Attorney Wesley Barayuga. So kung mararapatin mo lang, Colonel Mendoza, para mas maliwanagan talaga ang lahat, isa-isahin po natin yung sinumpang salaysay mo. Sinabi mo sa paragraph 2, noong October 2019, nakatanggap ka ng tawag kay Police Colonel Edelberto Leonardo. Bakit kilala mo itong si Colonel Leonardo? Kasi po dati po akong Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO sa panahon po ni former Chief PNP Camilo Cascolan, sir. So na-assign ka sa kanya? Sa opo, at lahat po ng RDEO chief before may contact po sa kanya. So kilala mong personal itong si Colonel Leonardo? Opo. Nandito po ba si Colonel Leonardo sa kwartong ito? Pwede mo bang ituro? Nandito si Colonel Police Colonel Gilberto Leonardo? Opo. Pwede katabi mo ituro? Po ni Sir Patay. So, Mr. Chair, the resource Chair, person... Pakita yung at pakituro mo si Colonel Leonardo. Mr. Chair, clearly, the resource person has identified Police Colonel Leonardo in accordance with the affidavit. Nung tumawag sa iyo si Colonel Leonardo noong October 2019, anong sinabi sa iyo? Ayun nga po, sabi niya may pakiusap siya kung pwede. Tulungan ko raw siya sa isang project na to kasi high value target daw po. Ang pero sinabi wala niya sa'yo, nagpapatulong siya para sa isang malaking operasyon, sa isang high-value target. Opo. Sa pagkakaintindi mo, nung sinabi sa'yo na pinakiusapan ka, ano ba ang ibig sabihin ng operasyon? Mr. Chair, sa pagkakaalam ko po, that was a time of war on drugs. So, it's a liquidation po. Colonel Mendoza, in police parlance, pag sinabing operation, ibig sabihin, meron siyang ipapapatay. Ganun po ba? Ang pagkakaintindi mo nung sinabi sa'yo na may operation siyang hinihiling sa'yo? Opo. Ngayon, dito sa pangatlong paragraph, hindi ka kaagad nag-oo sa kanyang hiling na gawin yung operasyon. Bakit nag-alanganin ka? Sir, wala na po ako sa RDEO kasi noon, sir. So, hindi ko muna sumagot kay Colonel Leonardo na opo, gagawin mo. Pero nung Pebrero 2020, tumawag na naman si Colonel Leonardo sa iyo at nagbigay na ng karagdagang detalye. Anong detalye yun? Sir, nilagay po nila sa listahan si Sir Wesley Barayuga po. So, in short, Colonel Mendoza, sinasabi ni Colonel Leonardo na yung target
operation ay walang iba si Attorney Wesley Barayuga. Opo. At nagbigay po sila ng synopsis tungkol sa activity ng ni Sir Wesley Barayuga daw sa Pero that is very clear, Mr. Activities. Chair, na fabricated yon para maniwala ka. Kilala mo ba si Wesley Barayuga? Anong time na yun po? Hindi pa po. Nung February 2020 po, hindi ko siya, naririnig ko siya sa ano sir, kasi secretary siya ng ano sir, ng PCSO sir. Mr. Chair, yung binabanggit po ni Colonel Mendoza na sa pag-uutos ni Colonel Leonardo, si Attorney Wesley Barayuga po, for the information of everyone, is a retired police general, PMA Matikas Class 83. He was the corporate board secretary of PCSO. He assumed his position on January 24, 2018 until his death on July 30, 2020. Nagpag-abot po sila ni Colonel Garma. Si Colonel Garma naman po ay July 15, 2019 na italaga sa PCSO hanggang June of 2022. Balikan po natin yung sinampuang salaysay mo. Matapos ma-identify ni Colonel Leonardo na ang target ay si Wesley Barayuga, sinabi mo sa kanya na gagawa, tinanggap mo na yung assignment, hindi ba? Nung pagtawag sa iyo, tinanggap mo na yung assignment. Opo. Na operatan, papatayin si Attorney Barayuga. Ngayon, anong sinagot mo sa kanya? Hindi ba sinabi mo sa kanya? Yes, sir na lang po. Hindi ba sinabi mo sa kanya na, sir, magsa-surveillance ako, i-verify ko muna kung sino yung target. Hindi po ba? Opo. Okay. Kasi nga po, government... Dahil hindi mo kilala yung Wesley Barayuga. Opo. Kaya sinabi mo kay Colonel Leonardo, Colonel, gagawa ko ng sarili kong investigasyon. Pero ang sagot sa iyo ni Colonel Leonardo, ang sinabi sa iyo, hindi mo na kailangan mag-verify o mag-imbestiga dahil bibigyan ka na lang ng profile at saka mga information ni Colonel ni General Manager Garma dahil siya ang nag-utos na ipapatay si Colonel si General Barayuga. Hindi po ba? Opo. Okay. Dito tayo sa paragraph 8. So inutusan ka na ni Colonel Leonardo na patayin si Wesley Barayuga. Tinanggap mo na yung assignment. At nung tanggapin mong sa assignment, sinabihan ka na ni Colonel Leonardo na maghanda ka na para sa ating proyekto. Anong ginawa mong paghahanda? Sir, nag-recruit po ng angkop na tao para po sa trabahong inaatas niya sa akin, sir, para ma-comply ko po sa kanya. In short, Mr. Chair, si Colonel Mendoza, naghanap na ng tao na gagawa nung pagpatay, pagpaslang kay General Barayuga. Hindi ba, Colonel Mendoza? Yes, Your Honor. At sino pong nahanap mo na makakatulong na gawin yung pagpaslang kay General Barayuga? Your Honor, ang nakita ko po si Nelson Mariano po. Ipakituro nga dito, Mr. Chair, Colonel Mendoza, sino si Nelson Mariano? Ayang katabi mo. Ito anong, po si Nelson Mariano. Anong sinabi mo kay Nelson Mariano? Sabi ko niya na maghanap siya ng angkop na tao para sa trabahong to, Your Honor. In short, sinabihan mo si Mr. Nelson Mariano maghanap na ng hitman. Opo. Maghanap na ng hitman na siya ang papatay kay General Barayuga. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Bakit mo kilala itong si Nelson Mariano? Isa ko po siyang informant nung
Dati po sa regional, nung nasa RDEO pa po ako ng NCRPO. Bakit Colonel Mendoza siya ang napili mong na maghanap ng hitman? Kasi po, sa pagkakaalam ko, siya yung may kapasidad at may network po sa ganitong larangan ng trabaho po. So sa pagkakaalam mo, si Nelson Mariano maraming kilala ng mga guns for hire, hindi po opo, ba? Opo. Ito ay nangyari nung lahat ng ito, yung pagpaplano, pagkontak kan Nelson Mariano, ay nangyari bago dumating ang COVID pandemic, hindi po ba? Opo. So ang nangyari, hindi natuloy yung proyekto. Hindi natuloy yung operation, nagantay kayo ng ilang buwan. Opo, Your Honor. Kasi nag-lockdown na nung pandemic, hindi po ba? Opo. Okay. Dito sa sinumpang salasay mo, sa paragraph 9, dahil lumipas na nga ang ilang buwan, hindi pa na-implement yung plano na patayin si General Barriga, tumawag na naman po uli sa iyo si Colonel Leonardo at nakipag-ugnayan sa iyo. Hindi po ba? Tama po. At pagkatapos noon, tinawagan ka nung June 2020, hindi ba? Kasi yung unang tawag ni General o ni Colonel Leonardo, if I am not mistaken, was October 2019. Opo. February 2020. Nang pangatlong tawag na niya, yung June 2020 na, dahil minamadali ka na, dahil sinabi ni Colonel Leonardo, iniipit na siya ni GM Garma. Hindi po ba, Colonel Mendoza? Tama po, Your Honor. Ngayon, nung na-contact mo na si Colonel Nelson Mariano, tumawag uli sa iyo si Colonel Leonardo at sinabihan ka na may isang taong nagngangalang Tox na tatawag sa iyo, hindi ba? That day po yun na nag-ano sa sir sa Your Honor na tumawag sa akin. The same time lang po yun tapos nag-relay siya na may talks na magkikipag-coordinate nga daw sa amin na yun ang makikipag-coordinate niya sa iyo. Ano ang sinabi exactly ni Colonel Leonardo sa iyo? Sino itong talks na ito? Si talks daw po bata ni Ma'am Garma. Kung sa pagkakaalam ko ang driver security. Mr. Chair, kung hindi ako ito talks ay yung talks na pinakita na litrato ni Chairman Dan Fernandez kanina, who is still employed with the PCSO, and sabi na nga ni Colonel Mendoza, itao at bata ni Colonel Garma. Nung tinawagan ka na ni Tox, anong sinabi sa iyo? Bali sinabihan ko lang po siya na mag-coordinate siya kaya sa kay Nelson Mariano po kasi siya po yung so nung tumawag sa isa Tox, sinabi mo si Nelson Mariano na lang ang kausapin. Opo. Pupunta po tayo doon mamaya. Nelson Mariano, nung nagkausap kayo ni Tox, anong pinag-usapan ninyo? Magandang hapon. Binibigay niya po sa akin yung mga impormasyon, lahat ng detalye, sasakyan, oras ng paglabas ni General Barayuga. So in short, binigay sa iyo ni Colonel Leonardo lahat ng information, whereabouts ni General Barayuga. Ang nagbigay po si Tox. Ah, si Tox si na Tox ang nagbigay. Ngayon, sa paragraph 12, Colonel Mendoza, nagkausap kayo ni Nelson Mariano at sinabihan kang nakahanap na siya ng hitman. Ano ang pangalan ng hitman na nahanap niya? Ang sabi ni Nelson, alias Luloy daw po. Alias Luloy? Opo.
Eh ano naman ang sinabi ni Colonel La Leonardo sa iyo, magkano'ng ibabayad doon sa hitman na si Loloy? 300,000 daw po galing kay Ma'am Larma. So very clear na sinabi niya yung 300 piso na ibabayad kay Loloy, na yun ang papatay kay Colonel kay General Barayuga ay manggagaling kay Colonel Garma. Yung po ba? Opo, Your Honor. Mr. Chair, the plan was set from the very beginning. Tumawag si Colonel Leonardo kay Colonel Mendoza. Sinabihan siya na may operation. And then si Colonel Mendoza, kinontak naman si Nelson Mariano. And then itong si Nelson Mariano, kontak na naman yung Loloy na hitman. At saka nag-usap sila ni Tox na tao ni Colonel Garma. And then on July 30, 2020, nangyari na po yung pagpatay o pagpaslang kay General Barayuga, kung saan nakita po natin sa video, dalawang beses na po pinalabas. Pagkatapos ng insidente, Colonel Mendoza, pagkatapos pagpaslang, ano na po ang sunod na nangyari? Sinong tumawag sa iyo? Tumawag ko sa akin si Sir Leonardo na may binibigay po daw na pabuya si Ma'am Garma. Tumawag sa iyo si Colonel Leonardo na sinasabing meron ng 300,000 pesos para ibayad dun sa hitman na nagpaslang kay General Barayuga. Yung po ba ang sinasabi niyo? Opo, Your Honor. So, sinong tumanggap ng 300,000? Si Nelson Mariano po. Sinong nagbigay ng 300,000 sa iyo, Nelson? Si Tox po. Si Tox. Pagkatanggap mo ng 300,000 pesos, ano na ang ginawa ninyo doon sa 300,000 pesos? Tinago ko po yung 60, binigay ko kay Colonel Santi yung 40. Yung 200, binigay ko kay Loloy sa Santa Mesa. Itong si Tox, kung makikita ninyo, ay makikilala pa ba ninyo? Opo. Mr. Chair, since we already have the picture of this Tox, who is allegedly a person of interest, dahil ito ang nagbigay ng order na patayin si General Barayuga, at ito rin po ang nagbigay ng pera na 300,000 pesos. Mr. Chair, I just would like to point out that at the time that General Barayuga was killed, there was an ongoing investigation by NBI regarding corruption in PSSO, most specifically in the operations of STL, Small Town Lottery. In fact, bago po siya napatay, itong si General Barayuga, according to NBI officer in charge Eric Distor, General Barayuga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PCSO. Yung po ang motive bakit po pinatay si General Barayuga. Yung nakita po niyong pick up kanina na sinakyan ni General Barayuga was given by Colonel Ruyina Garma to make sure na ma-identify po si General Barayuga. Kasi si General Barayuga, wala hong sasakyan yun. Kaya mahirap po i-surveillance dahil lalong walang rutinary procedure. Kaya binagyan po ni Colonel Garma ng bagong pick-up ni General Barayuga. Yun kasi ang binigay na impormasyon niya kay Nelson Mariano. Pati ang plate number, description
sa araw ng pagpaslang. The motive of the killing of General Barayoga was to stop General Barayoga from testifying against Colonel Garma. Yun po ang totoong nangyari, Mr. Chair. And that is why I would recommend to this committee in the committee report that we should file the necessary cases against those perpetrators when they cannot let justice not be served to the victims. Mr. Chair, Colonel Rudina Garma has been involved in the different killings all over the country. In fact, Mr. Chair, si Colonel Garma, nung unang pagdinig pa lang natin, involved na po siya doon sa pagpatay ng tatlong Chinese drug lords, which was corroborated by the different resource persons. Nung si Colonel Garma din ay na-assign doon sa Cebu City, there were 198 killings as recorded and as reported by Mayor Tommy Esmeña. And ngayon po, klarong-klaro po na ang mastermind ng pagpatay kay Colonel at kay General Barayoga, walang iba po kung hindi si Colonel Garma in cooperation, in cahoots with Colonel Leonardo based on the testimony of our two resource persons. Mr. Chair, Colonel Garma is a woman disguised as a meek lamb, but deep inside her, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people, killing without remorse innocent victims, especially on the war on drugs. Kaya, Mr. Chair, I appeal that we should include in the committee report to file murder charges against Colonel Garma and Colonel Leonardo. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.